Mami yan. Sige, iwanan ko na yan. Bye-bye. Hoy, Shirley! Batang ito, oo. Hoy, itong mga anak ko. Hello? O, John! Bakit hindi ka umuwi kagabi? Ha? Ah, hindi pa tapos ang trabaho. Eh, saan ka ba naroon ngayon? Sa airport? Bakit? Alis ka ba? O sige, pagkatapos niyang kakausapin mo eh, umuwi ka na kaagad ha. Ikaw din. Hindi ka pa natutulog. Sige, bye-bye. Jan-Jan! Ano ba? Hindi ka ba lalabas dito? Kakain na! Dito! Dali! Dito naku! Itong batang ito, oo! Oh. Ang tagal-tagal mong tawagin ah! Upo na! Sige na! Yes! Jan-Jan! Bakit ka nakaganyan? Mami, di ba first day ng klase na yun? Oo nga, first day ng klase. Hindi pa naman graduation. Bakit ka nakabagay sa galon? Mami, edi parang impress sa akin yung teacher ko. Huwag din ka naman. Mataas yung grade. Di ba mukha namin? Mayaman? Yun ba? Mukha ka mayaman? Jan-Jan, hindi. Mukha kang anak ng security guard na nagbihis lang. Guard? Oo. Nabigla ako ah. Akala ko eh, aabay ka sa kasal. Maupo ka na dito. Kumain ka na nga. Batang ito, oo. Kung ano-anong mga nasa utak. Mm-hmm. Namang kapatid mo. Sinabog dito yung kanyang... Naku, nung kapatid ka na nanyas. Sige, kain ng kain. Huwag ganyan ah! Diyos kong mahabag! Hoy, dahan-dahan. Parang kaagay ng pagkain mo dyan-dyan. Pasamayang ganyan. Tignan mo, nakabarong ka pa naman. Ayoko ng ganyan sa pagkain, ha? Para kang walang manners. O, eto. Ganyan yung ginagawa mong yan. Huwag ganyan, para kang hindi tinuturuan, ha? Good morning, Lola! Wow! Tignan ko nga! Ang ganda naman ng apo ko, ha? Thank you, Lola! Wow, Uncle, pinipiling talaga ako sa forma mo. Gandang lalaki. Bagay ba? Oo, bagay na bagay. Kasi yung Uncle, bagay nga sa'yo. Eh, overactive na naman eh. Hindi. Wagi lang yung palagi. Overactive ka talaga. Ano yan? Ano yan? Forma ka ng forma, bobo ka naman. Ano? Jawa na na rin? Ang mata mo. Tuwano Marie, pamangkin ka lang. Huwag mo naman tinatawag na bobo ang uncle mo. Hindi maganda yun. Paano naman di ko siya sasabihin? Hindi naman siya mag-aaral. O sige na, tama na. Oy, bobo, kumain ka na. Mami! Ito kasi, nahahaba tuloy ako sa'yo. Sige na, dyan, kumain ka na. Hmm. Ikaw, upo na, kain na. Ay, naku, Lola. Paano naman ako kakain yung... Kakain ng ulam niyo. Mainstay na naman. Tuyot, kamatis. Sige, mainstay. Pareho ka ng lola mo, oo. Palalo. Ayaw uy, kumain. Sinumbago, ha? Paano naman? Mas matalino to, uy. Uy, paano naman hindi kita sasabi ng bobo, no? Hindi ka nag-aaral. Kay spelling nga eh. Di mo pa alam eh. Uy, sino may sabi sa'yo? Matalino to, it. O sige nga, subukan kita. Spell square. Square. Spell it! Square. Spell it now! IT! Naku! Ano namang IT? Square ang pinai-spell. IT. Square lang, di pa lang. Naman to. Naku! Pero ikaw, matalino ka ba? Oo, oh, bakit? Hibo ka na makita. Ikaw naman pa-spelling ko. Spell pig! P-I-G. What's the middle of P-N-G? Ay. O, di ka yung pig! O, ito na ang puno! Yan! Tama na! Tama o hindi? Ayaw ako na. Ayaw mo kumain? O, sige. Ito! Ang nga po kung magandang kasing ganda ng kanyang
lolang mabuting hindi nagmana sa lolo nila, etc. 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 Wow, Men's Day. Ulam. Teka, Marcia. Ma? Marcia. Nakakapanibago, no, Mrs.? Ma, bakit? Saan asawa mo? Wala ka. Wala nakahilata dito. Ay, wala mo ma eh. Nasa airport. Ay, bakit Mrs. Marcia? Aalis si Manggang? Ay, hindi. Tumawag mo. Kausap siya. Ah, ganun pa. Ah, sige, aalis na ako. Pero, ma, bakit, ma? Teka muna. Mupo ka muna dito. Teka, iha. Saan mo? Saan? Dito? Banda, umupo ka dyan. Ah, bakit to? Kaya ikaw, mahadera, magsumikap ka, Judas, para masestas, demonyong galako. Tayo na. Sa akin sa Anastasia, sa Quezon, nakita niyo naman sila aning. Kita mo, buwababa pa lang tayo. Limang banda na sumasalubo sa atin. Kaya gulat ako talaga kay parang Bino. Talaga. Ako, eh. Taas ng bilib na ako sa Bino. Ngayon lang akong nakakita ng mga kasanggam ganyan. Biro mo mga babae. Umagsinom ng lambanog, diretso rin sa galon. Ba? Anak ng tupa, kung sagup-supil talaga. Akitain pa si Mul... Dito ka lang pala, ha? Ikaw talaga, napakatamad mo. Sagutin mo yung telepono. Eh, hindi naman nag-ring boss eh. Tingnan mo, ang tamad-tamad talaga dito. Hihintay mo ba mag-ring yan? Sagutin mo. Bakit naman ginaganyan mo ito? Wala namang ginagawang masama sa ito eh. Nung wala, pumasok ako rin sa loob eh. Yung mga pinagkanan doon, di pa nahuhugasan, tapos ang dahil-dahil basura ron. Pasensya ka na. Kapat. Pasensya ka na. Bira ka naman. Sayang lang, oh, re-recommend ako pa naman doon sa kumpare ko eh. Saan? Sa Makati, may ginagawang building ngayon doon. Pinakamalaking, magiging pinakamalaking building dito sa Pilipinas. Biro mo, big time ko na pag napasok ka na. Doon. Ano is? 30 stories, 30 stories yung building na ginagawa roon. Yun yung pinakamalaki. Mataas ba yun? Oo, mataas. Biro mo. Isko. Bakit? Isko. 30 story? Oo. Bungalo. Bungalo lang sa amin yun. Nagpunta ako sa Japan. Ang building doon ba? Japan? Oo. May napuntahan akong building sa Japan. Masipin mo, mula roon sa ground floor, papunta roon sa penthouse, kailangan may baon kang pagkain. Uy, para saan? Ha? Baon mo! Para saan? Baon mo, ba? Sa biyahe. Tatlong araw kong babiyahe papuntang penthouse eh. Sobrang. Aba, hindi pa yun. Yung nagmamaneho, na tinatawag na elevator boy, piloto. Lisensyadong piloto, meron pang parang headset. Oo. Tapos pagdating mo sa penthouse, hindi mo na maintindihan ang usapan. Bakit? Uy, parang langit na, ha? Eh, ang hirap naman sa'yo. Nagyabang agad. Inire-recommenda ko lang naman doon sa kumpare ko. Ako, puro bahay-bahay. Ako, meron napuntahan sa Indonesia. Ano? Oh, eh, galing ako Indonesia. Ang laking bahay nung pinuntahan ko ron. Ba, hindi ko yata alam yan, ha? Eh, paano ba nalaman? Nasa Japan ka. Imagine nyo na kung gano'ng malaking bahay. Kunyari, nasa kusina ka, no? Pupunta ka ng sala. Ba, magta-taxi ka. Taxi lang? Ba eh, di lapit lang yung oras lang yun. Hindi, yung taxi nyo, hatid ka doon sa parang pinaka-LRT nila. Yung LRT nyo, yung tatlong buwan. Tatlong buwan. Tatlong buwan? Shortcut pa yun. Parehas nyo? Shortcut yun? Shortcut. Biruin mo yung gano'ng palaki. Sa Bahasa, Indonesia. Ba't Bahasa? Bahasa, laging baha dun. Walang kwenta yan. Puro bahay-bahay yan yung pinagtatalunan nyo. Ang pinakamalaking bahay na napasok ko, alam ba yung Bino? Ako? Ha? Oh, dun sa bedroom. Ha? Pupunta ka ng comfort room para jumingle. Sasakay ka pa ng tricycle. Tricycle lang? LRT ito? Bulok talaga yung mga. Ito mo kagagawa nyo, hindi pa tapos, bobo. Sasakay ko yun ng tricycle, papunta ang embassy, kukuha ng visa. Pagkuha mo ng visa, babalik ko rin yun sa comfort room. Eh kung ma-deny ka, may legal entry ka. Comfort room yan? Oo. Visa pa. Pag na-legal entry ka, babalik ka rin yun. Babalik ko rin. Di diretso ka nung tricycle sa ospital. Sa ano yun? Dato ito sa ospital. Di paalis mo yung kuha mo ron, bato mo, gag mo. Pinagulok mo ko ito.
Pinaikal lang kita. Ay, may lakad tayo. Saan? Saan? May bagong tayong sauna ba dyan, self service. Punta natin. Sige, ayoko na isko. Alam ba yung nangyari sa akin? Bakit? Lima kami, nagpasano ba? Oh. I-demando ko may ari niya. Bakit? Ako lang ang ginamita ng guantes. Mami? Oh. Eh, saan ba nanggagaling ang bata? Ano bang tanong yan? Bakit mo naman naitanong? Eh, saan nga ba? Eh kasi, nagugulat ako eh. Padami ng padami yung mga kalaro ko. Dumadami ng dumadami ang bata, ganun ba? Opo. Alam mo, dyan-dyan, ang bata eh nanggagaling sa langit. Yan eh mga hulog na anghel. Anghel? Anghel? Lola, eh ba't sila nasa lupa kung anghel sila? Eh kasi, yung mga bata bago pa lamang ipinanganak. Kayo, bago pa kayo panganak, yung anghel ay pumapasok na sa katawan ng batang ipapanganak. Kaya, tapos, pag napanganak na yung bata, bumababa sa lupa. Ang ibig nyo sabihin, Mami? Anghel din po ako? Aba, oo! Na pinababa sa lupa? Oo! Sa langit? Siguro, kaya ka pinababa sa langit dahil napakalikot mo! Oo, iinis mo naman ako. Yung mata mo, dyan, mag-uumpisa na naman kayo ng away, ha? Tigil yan. Tsaka hindi pa naman pasukan, umpisa pa lamang naman ng klase. Tama na nga yan, libro-libro, ha? Tama na nga yan. Sige, maglaro na nga kayo doon. Naku, at ako'y maglilinis ng bahay. Tama na yan. Sige na. Kayo, pagka nagkadikit kayo, wala kayong ginawa kung hindi magbanga yan. Sige. Hindi ba ikaw yung nagpatigil ng kasal? Si Mrs. Pakumpil? Ako nga po. Aba eh, maupo muna kayo. Ito. Ano ba ang atin? Bakit kayo napa... Ako, hawak ko pa ito. Sandali. Bakit ka ba nakasugod sa amin? May kailangan ka ba? Eh, kasi Mrs. Marcia, nagpunta ho ako sa opisina ng anak niyo. Aki, Rolly! Nag-a-apply ho akong sekretarya. Ah. Eh, ngayon, kaya ho ako nagpunta dito. Para humingi ng tulong niyo, Mrs. Marcia, utang na loob, tulungan niyo ako. Alam niyo naman ang kalagayan ko magmula nang iwanan ako ng Judas kong asawa nagpunta sa Amerika. Eh, kailangan ko ang tulong ninyo, utang na loob, kailangan ko ng full. Kailangan ko kayo. Tulungan niyo ako na may pasok ako sa inyong opisina. Sa opisina ng anak ko? Oo. Ay, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tulungan niyo ako? Oo. Mrs. Marcia, salamat. Matutulungan niyo ako. Alam niyo, totoo niyan, wala na akong pera na ibenta ko na hulat ang jeep ko dahil sa Judas kong asawa. Di ba pinag-aral ko yung walang yan? Yung kinasal sa katedral. Yan! Hindi naman siya dapat ikasal doon. Dapat ako talaga ang asawa niya eh. Maanal naman daw. Di bali na nga, mahabang story eh. Ayaan ka naalala ko, hindi ko talaga mati... May toilet kayo? Meron. Naano kasi ito. Oh, sige. Ano kung samahan ko tayo? Ito. Dito. Salamat ha. Salamat na. Uy! Sabi na nga! Hindi na natang ansan yung mami at saka daddy ko eh. Ano naman, kung makita ko, hindi talak. Huwag mo sabihin, kinahihiya mo na ako. Sige, ganyan ka. Hindi. Eh, alam mo naman na galitin kayo eh. Pag nakita ka, baka mamaya kung ano na lang ang gawin sa... Mabuti pa. Umalis ka na lang. Ay, hindi. Hindi ako uwi. Ba't ka pa naupo? Ano? Alika na nga, umalis ka. Hindi ako uuwi hanggang walang kiss. Umuwi ka na. Kiss lang. Ang saya mo, ha? Pupunta ka dito, hahatid mo lang ako. Pero hindi ko sinabi sa'yo na halik, papahalik ako sa'yo. Macy's, oh! Ayaw kong malik. Ang maingay! Kiss lang. Isa lang. Isa lang, ha? Oo, mahal mo naman ako. Ayaw mo! Diba? Ayos ka na pagkatapos nito. Oo, ayaw mo. Mrs. Marcia, nandito ho ako. Naman, John? Hindi na. Kinatakot, eh. Sige na. Isang lounge lang. Game. Oh! Wala ako. Aray! Ha? Sinasaman ka lang! Ha? Bakit ka nandito?
Sinasamantala mo ang anak ko, ha? Wala naman ang ginagawa sa akin. Anong wala? Anong wala kang ginagawa? Kitang-kita namin? Ha? Hahalik-pahalik ka na itong babae na ito? Itong walang yung hudas na to? Ano? Bakit? Ano? Anong ibig sabihin nung pinagagagawa ng bastos ka? Ha? Itong kabata-bata ito? Sabi ni Madonna, babay daw, malis ka na kasi. Kilala niyo ba siya? Kilala ko yung walang yung yan. Eh, kamag-anak yan ang asawa ko, eh. Ako, mabukha ng asawa ko, tingnan niyo. Na hindi ba? Hindi naman dapat yung babae ng pinakasalan. Dapat ako, hindi ba? Hindi ba? Ako ang asawa talaga! Tama na ako. Mrs. Pacumpil, tama na. Basta umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Sandali. Eh, totoo kamag-anak mo yun. Pero wala. Nakita ba kamag-anak sa mga pagkakamukha? Bakit pinagtatanggol mo? Boyfriend mo? Hindi yun. Pero wala akong kinalaman doon sa problema niya. Problema niya ho yun. Oy! Pero teka muna. Ako, may kinalaman ka sa problema ko dito sa anak ko. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Sige na. Oh, sige na! Ayaw, ayaw umalis! Asan ba itak nyo? Teka, kukunin ko yung baril ko. Mami, tingin mo lang! Ano ba nyo? Babalik ako! Babalik mo! Hoy! Huwag ka nang babalik! Huwag ka nang babalik! Mag-anak ng asawa ko. Kita niyong gwapo? Naalala ko siya. Naalala ko yung asawa ko. Tama na. Tama na. Okay lang. Tama na. Ikaw, ah. Ano ibig sabihin nito? Shirley, kung kailan pa naman wala ang daddy mo, at saka mo ako ginaganyan, binibigyan mo ako ng konsumisyon. Makikita mo, susumbong kita sa daddy mo pagdating niya. Babalik ba? Babalik yun! Sige, pumasok ka na doon sa loob. Huwag na mauulit yan. Mawawala ko yun. Sino nagkakalat laban sa akin? Sino nagkakalat ng narkantin laban sa akin? Ha? Sino nagsitsisme sa inyo na ako raw ay buntis? Ikaw! Magyalo! Ay mo sumagot na! Ay mo sumagot! Ikaw! Soriano! Ha? Ikaw! Ay mo sumagot! Ikaw! Ay mo sumagot! Ikaw! Ay mo sumagot! Ikaw! Gawa mong kalukuha na yan. Bakit? Bakit? Oh, paano? Yung mga gwardiya ninyo, Mrs. E, chine-chismis ako. E, pinagkakalat na buntis daw ako. Buntis? Oo, oh, buntis daw ako. Eh, totoo ba? Eh, hindi nga ako totoo eh. Oh. Eh, hindi pala totoo eh. Ano ikinagagalit mo? Aba, Mrs. Eh, hindi ba ninyo alam masisira ang image ko? Pag nalaman ng mga kalalakihan yan, eh, hindi na ako liligawan at malamang hindi na ako makakapag-asawa. Masisira image mo? Oo. Ano pang image ang masisira sa'yo? Kung baga sa ulam, eh, panis ka na. Maski 10 beses kang pakuluan, yung pagkapanis mo, sisingaw din ang asim. Naku, may ambisyon ka pa, ha? Oh, sige, magbalik ka ng damit mo at pupunta tayo kay Marcia. Opo. Dali. Opo. At kayo naman, punta na sa mga pwesto nyo. Sige. Ay! 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 For my last number, ladies and gentlemen, I would like to sing a surprise lieutenant. How is it? I hope you like it. Okay. Thank you. It's right. Sa
iyak yan. Anong gagawin ko? Bakit? Hindi kami nakikita. Yung dalawang araw ko na siya hindi nakikita. Teka muna, umalis lang basta. Hindi nagpaalam sa'yo. Nung makalawa nga, tumawag lang siya sa akin. Oh. Sabi nga nasa airport siya. Pagkatapos ganun lang, hindi ko na narinig. Wala na siyang sinabi. Sa airport, aalis. Hindi naman aalis yun eh. Wala naman pera yun eh. Akala ko, nagulat nga ako eh. Marcia, huwag ko kayo magagalit, ho. Eh, kayo ba eh, sigurado kay Mang John na kayo ang kanyang one and only. Mato! Hindi ko na alam, Mato. Hindi ko na alam. Nako. Eh, Mami! Ano po bang pinag-awayan niyo ni Daddy? Wala. Wala pa eh! Ba't siya umalis? Eh, hindi naman siya umaalis ah! Jumping to conclusion naman ito! Umaalis? Lola, huwag ka nang umiyak. Di ba okay lang naman pag wala si Lolo? Ano okay? Kasi, di ba, si Lolo, ano, pag umaalis siya, nagpapaalam naman siya, pero baka naano lang siya, nasabit sa inuman. Ay! Mga bata kayo, ha? Malinis pa kayo. Usapan ng matatandaan to, ha? Ay, maglaro kayo doon. Sige, oy, Mato! Tumawag ka kay Secretary Ramos at kakausapin ko. Eh, doon na lang mo na mag-in. Isan mo! Mama! Tumigil ka nga niya, sus mariosik na mabata ito. O tumigil ka, hindi makukosa iyak yan. Sige, isip. Hindi naman ganun si John eh. Oo, oh, alam ko. Basta na lang ako sa bumawala, parang pula. Oo, alam ko. Hindi na nga muna, ano bang problema dito? Shirley! Ang daddy mo! Anong nangyari? Nawawalaan, daddy mo! Nawawala? Wala lang, daddy mo! Sandali na nga. Nawawala. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Ito. Either nasa hospital yon or na presinto. Teka nga muna, kung nasa presinto yun, tatawag. Malamang nasa hospital yun. Nasa hospital yun, tata. Hindi eh. Tatawag din yun kung nasa hospital yun eh. Oo. Alam ko na. Ano? Si Daddy Mommy nasa punerarya. Punerarya? Punerarya? Naku, Shirley! Bakit punerarya? Tulungan niyo ako! Ang hanapin mo natin si Mang John. Salamat! Wala akong ano man. Tulungan! Walang nakakas! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag kang babalik sa bahay na ito? Bakit bumalik ito? Shirley! Ha? Mami, sandali lang. Sandali lang ho. Kasi huwag ganito yun. Ano? Hinatid ko lang naman siya kasi marami nung bastos sa dadaanan niya pa uwi. Totoo yun, Mami! Binastos ang anak ko? Opo, Mami, biro mo, naglalakad ako pa uwi na dito sa atin. Bigla na lang merong gusto humaltak sa akin ng mga mama. Buti na lang nakita ni Romnick. Pagkatapos nun, biro mo, Mami, ha? Yung bag ko hawak-hawak ko, di ba konti lang yung dala kong pera? Pang-allowance ko the whole week. Biro mo, inagaw sa akin. Buti na lang, hinabol niya, kinuha niya, binigay niya sa akin. Tapos meron pang isa, oh, may lasing na mama. Oh. Biro mo ba naman, pinag-intirasan ako, hinabol-habol ako. Gusto ako saksakin, buti na lang, nakita niya. Naku, Diyos ko! Aba, eh kung ganon, Romnick, magmula sa hindi, magmula sa araw na ito, okay ka. Makakapagito ka, susunduin si Shirley at ihahatid anumang oras. Ha? Eh, sige na naman. Paano si Mang John? Akong bahala ko dyan. Oo, akong bahala. Sagot kita. Sige ha, alagaan mo yung anak ko. Naku. Kayo ho bahala kay Mang John? Akong bahala. Sige, dito ka lang. Pero si John, naku, nawawala si John. Ayan na lang. Sigil na yan, Sus Mario Josef. Walang mangyayari. Nakakabuisit eh. Alam nyo, alalang-alala ko eh. Dahil ngayon lang ito nangyari eh. Walang yako. Walang yako talaga. Ano na namang ginawa mo sa pamamahay na ito? Bakit? Pati ba naman yung ina minumolestya mo? Minumolestya! Hi, Marcia, sino Beto? Wala namang kas... Ako si Mrs. Pakumpil. Bakit ginawa ng api nito? Eh, kasi ito eh.
iniwanan ng asawa? Oo. Si John! Nawawala si John! Nawawala si John! Nawawala ko! Ano ka ba naman? Ako, nagkakanda-subasog ka na! Sandali lang. Dalawang araw nang hindi umuwi si John, hindi ko siya nakikita. Sandali lang. Mamaya na. Ingay. Saan mo huling nakita si John? Doon. Saan? Doon sa picture na yon. Doon. Kaya ka pala iniwan. Hindi, ibig ko sabihin. Ano ba ang dahilan? Bakit? Naku, malamang tinakasan ka niyan eh. Hindi. Sandali lang. Ano ba? Nag-away ba kayo? Nagkasagutan kayo? Meron ba kayong hindi na pagkasunduan? Hindi! Wala yan! Wala sa pamilya namin yan! Hindi po pwede mangyari yon. Hinihindi kami nag-aaway niyan. Kung meron kaming pagdidiskusyonan, pinag-uusapan namin ang mahusay. Tapos kayo, bigla na lang kamang nawala si John! Tumigil ka na! Malamang! Tinakasan ka niyan. Ha? Saka hindi. Mabuting tao si John. Totoo yan. Responsable sa pamilya. Tama yan sinabi mo. Ah! Kinidnap! Ha? Paano naman kikidnapin? Eh, wala namang kwarta. Tama. Dahil alam niyang malaki ang mamanahin sa inyo. Ganun ba? Diyos ko! Baka nga! Hindi mo bali. Tutulungan ko na lang mo kayo. May Uncle Lucas ay kung nagtatrabaho sa media eh. Talaga? Wala ko naman yan. Sige na nga, Romney. Please lang. Alam mo, yung media, maraming nagagawa yan eh. Baka sakaling makatulong yan. Makakatulong ka, pero hindi sa ganyang paraan. Ha? Pwede ba? Tatandaan mo. Lubayan mo yung anak ko, ha? May problema na nga ako kay John. Pero hindi. Tama ang payo mo. Hindi ko dapat daanin sa iyak ko, no? Right? Mama! Dapat ikaw magpakatatag. Mami. Ang gamitin mo, ang isip mo, hindi ang puso. Mami, huwag ka nang umiyak. Makakapanghina lang yan sa'yo. Totoo. Kakasama lang yan sa'yo. Sumasakit ang loob ko pag umiiyak ako. Eh, tumigil ka na! Kinakailangan maging matatag ako. Tama. Walang mangyayari eh. Pagdadaanin natin sa iyak ang lahat ng bagay. Oo, yun ang sinasabi ko. Unang-una, hindi naman makakatulong. Tama ka. Mrs. Pakumpin, susundin ko payo mo. Hindi ko gagamitin ang aking puso. Ang gagamitin ko ay utak! 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 Tama! Kaya tama. Ngayon din, sasamahan ninyo ako. Pupunta tayo sa presinto at i-report natin si John. Oh, sige. Yan ang pinakamabuting gawin. Hindi ako iyak. Wala. Wala. Walang iyak, ha? Wala. Okay. Magbibihis lang ako, ha? Oh, sige. Sasamahan ninyo ako sa presinto. Sama ako. Sige. Hindi ako iyak. Oh, sige. Tama. Tama ang payo ko. Dito yung bahay ng kaklase ko na nawawala yung tatay niya. Halo, ano ba? Sige, sige! Teka, May, may! Halo, yung pawis niya, oh, direk! Napakabagal naman! Lads! Kung saan makakita ng ilaw? Oo, pampihin na naman, parang hindi sinuswentuhan! Ano ba? Bilis! Huwag ka lang, Uncle. Oo! Okay, kanda. Okay na? 5, 4, 3, 2. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, ang Robbing Patrol on the spot. Nakita po nyo, sumisipol ang bawat makakita sa akin sapagkat kami po ay magbibigay sa inyo ng mga sariwang balita at tunay na balita sa mga pagkakataong ito. Ngayon po mga kaibigan. Tay chat. Yan. Ngayon po mga kaibigan, narito po tayo sa bahay ni Mr. and Mrs. John Puruntong na di umano ay nawawala ang bahay. Asawa, hindi yung bahay. Ayun nga pala. Oh, God. Ready? 5, 4, 3, 2. Ready? Opo mga kaibigan, asawa nga pala ang nawawala. Kaya po mga kaibigan, pupunta po tayo sa ating bahay, sa bahay po ni Mr. and John Puruntong upang alamin natin ang buong pangyayari. Sumin. Ngayon po, unti-unti tayo pumapasok ng bahay kung saan ay nagkakaroon po ng distensyon ang lahat ng tao dahil dito po sa bahay na ito, malalaman natin ang buong pangyayari mga kaibigan. Oh, ngayon po, bubuksan natin ang pinto mga kaibigan. Pinto! Dali! Sumin! Diyaka sa kabila! Ano ba ito? Ngayon po mga kaibigan, narito po tayo sa loob ng bahay. Mrs. Paano po ang nangyari at nawawala po daw ang inyong asawa? Ako ho? Ano po ito? Camera po tayo. Live tayo. Tungkol sa asawa ko? Opo. Iniwan ako ng asawa ko. Nagpunta ng Amerika, nagpakasal sa iba. Pero ako ho ang tunay na asawa. Ako ho! Dapat
kayo maniwala. Mamang ano? Wala anong iba kung di ako. Sandali ho, sandali ho. Sandali ho. Kat. Sandali ho. Uncle. Bakit? Hindi niyo mo nakikilami. Pasok pa tayo dyan. Hindi yan. Ito. Yan. Sandali. Naka mo na, nagkukwento pa ako. Eh, sandali. Hindi naman ikaw nawawala ng asawa. Hindi ba? Ito. Sandali. Iha, sandali ha. Ito ka. Ito ka. Ito ka. Two shots. Five, four, three. Action! Mga kaibigan, narito po tayo sa harapan ng Mrs. na nawawalang asawa. Narito po ngayon si Ginang Prontong. Mrs., paano po nawala ang inyong asawa? Mrs., huwag po tayong iiyak sapagkat on camera po tayo. Live mo ito sa television. Oo. Pangipunta nandiyong iiyak eh. Ano po yung aking bag? Pulbos? Ay, sorry. TV ho ito, TV? Oo, television ho ito. Eh di habang nagme-makeup po, dito ako muna ko na yung... Ah, hindi. Ako, hindi mo na. Sandali, ikat niya. Ako on the air na? Oh, hindi pa. Dahil hindi naman kailangan ng mga hagulhul ninyo, sapagkat hindi naman kayo nawawala ng asawa. Siya ho talaga ang kailangan pinuntahan namin dito nang dahil po raman sa aking pamangkin si Romnick na tumutulong po kami sa ngalan po ng bayan. Yan po mga kayo. Pamangkin. Sige, sige, bayan. Pwede na po? Pwede na po kayo magsalita ngayon. Mga kaibigan, two shots. Ngayon po, narito po si Ginang Prontong magsasalaysay sa pagkawala ng kanyang asawa. Mga kaibigan, ako po si Mrs. Jan Prontong. Yung asawa ko po ay nawawala na ng 2 araw. Hindi ko po naman alam kung saan siya naroroon at hindi naman po niya dating ginagawa ito. Ang huling-huling pagkakarinig ko sa kanyang boses ay nung siya'y tumawag mula sa airport. Sa airport? Umalis mo ang asawa ninyo? Hindi ho. Paano nangyari po yun? Kaya po siya nasa airport sapagkat meron daw po siyang kakausapin tungkol sa negosyo. Babae o lalaki? Hindi ko naman po tinatanong sa asawa ko kung meron siyang transaksyon, kung ang kausap niya ay babae o lalaki. Ganun po ba? Oo, ganun nga po. Kung maaari po sana, kung makikita niyo po yung asawa ko, pakisabtawagan niyo lamang. Mister, ano ba ito? Sandali, ang kinakailangan po namin talaga magkasalaysay, yung pong tunay na nawala ng asawa. Pareho kami ng kaso. Ay, paano mo nangyayari yun? Bakit ano mo sasabi mo tungkol sa kasong ito? Iniwanan din siya ng asawa niya. Iniwan din ako. Ano magsasabi ninyo? Bakit siya nawawala sa ngayon? Ewan ko ang sabi, meron dito. Ang sabi niya, sumama sa ibang babae at nagpakasal. Pero kung asawa, di ba? Ito. Kat niyo, sensor doon, ha? Hindi mo pwede sa... Bakit kinakat mo? Ha? Sandali. Alam mo na... Kat muna. Dito muna tayo. Angel. Dito tayo. Hindi, kasi palagay ko ganito nangyari. Dalagay na, 3 shots. Leo, 2 shots lang muna. Nagsasalita siya? Hindi ako sama. Dito ko na. Patusyan. Dali. Hindi kasi... 5, 4, 3, 2, 3. Action. Ganito palagay ko. Malay niyo, baka na-aksidente yung tao. Hindi pa nagkakamalay kaya hindi makatawag dito. Hindi. Mali yun eh. Ako pakinggan ninyo. Camera. Tight siya tayo, ha? Kasi ganito yun. What's up? Hindi niyo na itatanong. Uh-huh. Ang daddy ko ho ay chairman ng barangay dito sa amin. Chairman? Ngayon, itong mga huling araw na nakaraan, sinabi sa akin ng mga konsehal na meron daw, na pag-iinitan daw ang daddy ko ng isang sindikato, yun. Siguro, yun ang tumangay sa daddy ko, yung sindikatong yun. Ibig niyo sabihin, nakidnap? Yun na nga siguro. Mga kaibigan, what's up? Narinig ko na mga kaibigan. Sandali anak, naiipit yung ating bulat. Mga kaibigan, what's up? Nakidnap po. Si Ginang Prontong. Isa po, ha? Hindi niyo po muna itatanong kung anong klaseng sindikato ho eh. Tama na. Anong klaseng sindikato? Yung nagsusupply daw ho ng shabu. Shabu? Mga kaibigan, narinig niyo mula sa labi ng isang nilikha. Sa anak ni Ginang, ha? O anak. Sa labi ng kanyang anak na si Ginang, si Binibining Prontong. Isang taong naglilingkod sa ating pamahalaan. Isang taong nakalagay sa pedestal ng kabutihan. Subalit pinag-initan sa dahilang siya ay napagbebentahan, napag-iinitan. Akat mo muna doon, ha? Napag-iinitan ng sindikato ng dahil sa pagbebenta ng shabu.
Yan po mga kaibigan ay isang bagay na ating kaalamin at ibibigay natin sa ating pamahalaan. Upang mangyari ang lahat ng ganito ay kinakailangan maputol lang lahat ng ito. Okay? Tama. Ah, ngayon po mga kaibigan, dito po naman tayo. Pwede ho ba akong makapagsabita? Ah, oo. Mga kaibigan, sige nang puruntong sa kanyang huling pananalita. Mga kababayan, kung meron man sa inyong nakakaalam ng kinaroroonan ng aking asawang si John, ito po si Marcia Puruntong na nakikiusap na ipagbigay alam lamang ninyo sa numerong 997383. Tatanawin ko pong malaking utang na loob. Ang huling suot ng asawa ko nang huli namin siyang makita ay nakapantalo ng maong at saka naka blue and white na polo shirt, nakatsinelas po. At maraming salamat kay Milanis for my shoes at my bag. Sandali. At saka sa Para sa akin. Ikat na natin yun, Mrs. Hindi ba po pwede yun? Dahil commercial na ho yun eh. Sasabihin ho ako. Ano naman ho? Eh, iyon mo muna. Kamera, sige. Pabigyan na natin to. Pabigyan na natin. Una, sa akin. May palagay ho ako na talagang kinidnap si Mang John. Sapagkat. Yung sinabi ko. Alam ng magnanakaw, ng holdapper, ng kidnapper, na ang kanyang biyanan ay malaki ang mamanahin niya. Milyonarya ho ito. Ah, kalimutan na natin yan. Kalimutan na. Sa milyonarya. Kalimutan na natin yan. Para maliwanag ang lahat, ako'y magbibigay ng 1,000,000 piso na reward kung sino man ang nakakita sa aking manugang at madala rito. Sure. Isang milyon piso. Bakit na? Dala na ang patahan na lang. Hanapin natin! Nawala silang lahat! Basta nadinig ang 1,000,000, collapse! Eh kayo kasi eh, ngayon niyo pa sinabi yun, ano? Hello? John? Ay! John? Ho? Ito nga ho, si Marcia Puruntong. Si John? Sino yan? Hello? Hello? Mami, sino yan? Oh, ano raw? Si John daw, kinidnap nila! Kinidnap! Huwag kayong iiyak. Krampo lang yan! Paano naman kasi in-announce nyo pa 1,000,000 reward? Tingnan nyo ngayon, niloloko kayo ng mga tao. Oh, palagay mo! Palagay ko, totoo yung sinasabi niya! Lola, sa palagay ko, tama si Auntie dahil in-announce pa ni Lola yun eh. Di naman yun. Di, baka nga totoo. Tama! Sabi eh! Oh, mag-intay na lang tayo kung ano yan! Ay, alis dyan! Ayan! Ay! Ako na! Ano yan? Ako na lang, Mami. Ako na lang kasi. Ako na, sabi Shirley. Ikaw na nga. Ano raw? Marcia, totoo ang chismis? Nakidnap ako.